Bea de Leon, Babad kontra Galleries, Pacres at Rondina muling magkikita. Myla Pablo, makabawi na kaya sa kanyang former team or magpapatuloy ang mastery ng Petrogas sa F2? Good day, Katrending. This is Ron Michael, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yung pag-usapan, huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas Bollywood trends. Sisimulan ng Next Slide Chameleons versus PLDT High Speeders sa 2 p.m. ang All Souls Day AFC matches na gaganapin sa Santa Rosa Sports Complex para sa panibagong PBL on Tour. Mayroong 2-game winning streak ang PLDT High Speed Hitters. Parehong 3 sets victory ang kanilang inilista laban sa Akari at Farm Fresh. Susunod na assignment ni Coach Raldrick Afford ang sister ng Akari na Next Slide Chameleons at magiging target ng PLDT to have another high-speed win at i-improve ang kanilang win tally sa 3. 3 sets win laban kay Brazilian coach George De Brito, 3 sets lang din kontra kay Phil Chinese Jerry Yee. At ngayon, mula sa ibang nasyon na naman ang makakatapat na coach ni Rick Afford, this time laban kay Coach Takaminawan ng Japan. Kung balak ng PLDT na magkaroon ng isa pang 3 sets win, hindi walk in the park ang mangyayari sa high-speed hitters sa pagharap nila sa Chameleons. Kahit na natalo kasi ang Next Slide laban sa Petrogas in their last game, hindi alintanang dinikitan at pinakaba ng Next Slide ang mga veteranong Gas Angels. At asahang kahit na mas experience sa kanila ang PLDT, asahang ganito din ang magiging estilo ng Next Slide na kung magkakaroon sila ng tsansa to get as much points or even steal a set against the veterans high-speed hitters, hindi nila ito papakawalan. Susunod sa Next Slide versus PLDT ang tapatan ng Choco Mucho Flying Titans at Galleries High Risers at 4 p.m. Kumpirmado ng ACL tear injury ang natamo ni Descheng sa kanilang victory laban sa Signal HD Spikers. Kaya't katulad ng ginawa ni Maul the last game, kailangan niyang mag-step up para kay Cheng. Wala pang panalo ang High Risers samantalang tila bumubuelo na paitaas ng team ranking ang Choco Mucho. Na-witness natin ang struggle ng Galleries in their past games at dahil nga nakita din natin kung gaano ka-efficient ang mga bala ng Flying Titans, mataas ang posibilidad na magtala muli ng panalo ang CMFT. In this game, asahang mas magiging babad si Captain Bea de Leon. Kaya naman para sa laging nag-aabang ng court action ni BDL, hindi kayo mabibigo sa kanilang match against the High Risers. Magiging interesting din sa game na ito ang muling pagkikita nila Dimdim Pacres at CC Rondina na matagal na naging magkakampi from their high school days to UST. Maaaring magiging mabilis ang ating first 2 games pero pagdating ng ating main header at 6 p.m, posible tayong makawitness ng mahabang laro sa pagharap ng Petrogas Angels at F2 Cargo Movers. Tapos na ang quote-unquote magagaan na assignments ng Petrogas. Kapit nila ngayon ang 3-0 win-loss standing at magsisimula na ang kanilang mga games laban sa mga mas established na team at mauuna nga nilang makatapat ang F2. Hindi papayag ang Gas Angels na ganun-ganun na lang mapuputol ang kanilang magandang panimula ngayong conference para muling makabalik sa Final Four ng AFC. Subalit katulad ng Petrogas, galing din sa panalo ang Cargo Movers. 2-1 ang koponan ni Coach Regine at kung sakaling matatalo nila ang Gas Angels, magiging tabla ang kanilang ranking. Hindi lamang yan ang panghuhugutan ng F2 dahil ngayong 2023 ay hindi pa natatalo ng F2 ang Petro. Hindi pa nakakaisa si Myla Pablo sa kanyang former team. In this game, magpapatuloy kaya ang mastery ng Petrogas over Cargo Movers o muling magpapaulan ng puntos si Ivy Laksina at makakabawi na si Myla Pablo sa kanyang previous squad? Comment down below. So that's it for today's video, Catch Trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng Women's Volleyball sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now!